Makikita ko natin sa latest satellite images na tatlong weather system ang pinaka-nakaka-apekto sa ating bansa. Meron tayong Northeast Monsoon o Hanging Amihan dito sa may Hilagang Bagyo ng Luzon. Itong shear line dito sa may Katimugang Luzon. At low pressure area na huli nating namata na sa 1,110 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Mapapansin ninyo, itong shear line o yung boundary or pagitan ho ng medyo malamig na Northeast Monsoon at itong medyo mainit na hangin mula din na kung saan malapit ito sa low pressure area, ito ang gadala ng mga kaulapan dito sa may bahagi ng Southern Luzon. Ito rin yung nagpaulan sa malaking bahagi ng Central Luzon kasama din ang Kamaynilaan kahapon. Pero ngayon, mapapansin natin, mas improving weather na po tayo sa malaking bahagi ng Northern Luzon, gayon din sa Central Luzon kasama na ngayong Kamaynilaan. Habang yung epekto nitong shear line ay mas mararamdaman na dito sa may bahagi ng Southern Luzon, particular na kasama pa rin dyan yung lalawigan ng Quezon, Bicol Region at yung bahagi ng Mimaropa. Samantala, patuloy natin binabantayan itong low pressure area na ito base nga sa ating mga huling datos. Makikita ho natin na posible ho na maging isang bagyo o tropical depression itong low pressure area ngayong araw. At kung sakali nga ho na maging bagyo ito, ang magiging pangalan niya ay Paeng. At kung sakali nga po na maging bagyo po ito, ay posible po na antahakin ito ay dito sa may eastern section ho ng Luzon, pwede itong mag-recurve. Ibig sabihin ho ng recurvature, posible hindi na ito tumama sa kalupaan ng ating bansa. Pero hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay mag-landfall, particular na nga dito sa may Kabisayaan or dito sa may bahagi ng Central Luzon or Southern Luzon. But again, base po sa pinakahuling datos natin, ay mas posible po itong recurvature base nga sa mga normal tracks, no, average track ho natin kapag buwan ng Oktubre. But again, kailangan pa rin ho natin itong i-monitor hanggat hindi pa ito nagiging ganap na bagyo. Medyo mataas pa rin ho. Mataas pa rin yung uncertainty natin sa magiging track nitong low pressure area na ito. At narito ang ating inaasahang panahon para sa araw na ito. Dito sa may bahagi ng Luzon, makikita ho natin sa may bahagi ng Northern Luzon, may mga pag-ulan pa rin, mahihinang pag-ulan dulot ng Amihan. Habang dito sa may bahagi ho, nang kasama rin pa rin yung Kamaynilaan at gayon din sa may Southern Luzon, kasama itong Mimaropa, Bicol Region at Calabarzon, posible pa rin yung maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pag-gilat, pag-gulog. Although dito nga sa Kamaynilaan at sa mga karating na lalawigan, improving weather na ho tayo kumpara sa kahapon. Samantala, sa nalabing bahagi ng Luzon, itong Ilocos Region at nalabing bahagi ng Central Luzon, inaasahan ho natin ang mas maaliwalas sa panahon pero posible pa rin yung mga pulupulong, mahihinang pag-ulan, dulot nga yan ng hanging amihan. At narito nga ang magiging lagay ng ating temperatura para sa araw na ito. Dito sa Lawag, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Habang sa Tuguegarao, 23 to 29 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan ngayong araw, nasa 24 to 30 degrees Celsius. At Tagaytay naman, nasa 22 to 28 degrees Celsius. Habang sa Calayan Island, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. At sa Legazpi, kung saan nga mas mararanasan sa Bicol Region yung shear line, kaya maulap pa rin yung kalangitan, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Dumako tayo sa Kabisayaan at sa Mindanao. Dito sa Visayas, magiging maulap din ang kalangitan sa malaking bahagi ng Kabisayaan dito sa Western, Central at Eastern Visayas. Ang agwat ng temperatura natin sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 24 to 29 degrees Celsius. Malaki rin ho ang chance ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Dulot naman din yan ng trough itong low pressure area. Ang agwat ng temperatura natin sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 23 to 29 degrees Celsius. Habang sa Davao, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Kaya muli po, makikita natin itong bahagi ng Visayas at Mindanao. Ngayong araw, inaasahan natin na malaki pa rin yung chance ng maulap na kalangitan, na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Samantala, ito po yung ating gale warning. Ito yung babala natin sa mga maliit na sakyang pandagat, maliliit na mga bangka. Ito po yung mga lugar na delikado pa rin maglayag, lalong-lalo na nga yung mga maliliit na mga bangka. Yung bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Gayun din sa may bahagi yon ng Aurora, Quezon at Camarines Norte hanggang Catanduanes. Magiging maalon ho yung karagatan, yung mga baybayin sa lugar na yan. Kaya iba yung pag-ingat yung kinakailangan. Huwag muna pong pumalaot, lalong-lalo na yung mga maliliit na bangka. At narito naman ating inaasahan na panahon sa mga susunod na araw, lalo na sa mga maglo-long weekend nating mga kababayan. Dito po sa Metro Manila, inaasahan natin towards the long weekend, Saturday, posible po na maging maulap yung kalangitan at malaki yung chance ng mga pag-ulan. Pero po, bukas hanggang Friday, mas maliwal sa panahon naman ang ating mararanasan.
Agwat ng temperatura, 23 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, lalong-lalo na sa mga magbabakasyon sa Baguio, inaasahan natin na iiral itong hanging amihan, kaya medyo maulap yung kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan dyan sa Baguio hanggang araw ng Sabado. Agwat ng temperatura sa Baguio, 15 to 22 degrees Celsius. Dito naman sa Legazpi City, sa Bicol Region, inaasahan din natin na magiging maulap yung kalangitan, malaking tsansa ng mga pag-ulan dahil nga posibleng lumapit dito yung low pressure area. Kung maging bagyo man ito, magdadala ito ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Agwat ang temperatura natin, 23 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Metro Cebu, magiging maulap din yung kalangitan. Agwat ang temperatura, 24 to 31 degrees Celsius. Asahan ng mga kababayan natin dyan, mga kaigsuunan natin sa Metro Cebu, asahan ho natin malaking tsansa ng pag-ulan. Sa Metro Davao, inaasahan naman natin medyo maulan pa rin hanggang araw ng Biyernes, pero pagdating ng long weekend sa mga magdiriwang ng long weekend or sa mga kababayan natin sa Davao this coming long weekend, inaasahan natin mas maaliwala sa panahon yung inyong mararanasan. Agwat ng temperatura natin, 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:50 ng umaga, ito ay lulubog, ganap na 5:30 ng hapon.